kaibigan ko ninyo si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung question po, okay, yung sagot pala ng tanong ni Jean Tuniakaw. Sabi po niya, "Hi Attorney Mark, kasal po ako sa mayor. Legal po ba yan at valid? Napagkaalaman ko kulang po kasi na walang perma sa likod ng marriage license namin. At nalaman ko naman po ito yung nag-apply ako sa quiet. Iwalay po kami ngayon dahil may anak po siya sa ibang babae at ayaw ko po makipagbalikan sa kanya. 7 years na po kaming hiwalay at nasa akin po ang anak namin. Ako po ang nagsuporta sa kanila. Thanks po from Saudi Arabia." So, si Jean Tuniakaw from Saudi Arabia. So pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Yung sasagutin po natin ngayon is yung tanong po ni Jean Tuniakaw from Saudi Arabia. I think siya po ay isang OFW. Ang tanong po niya, valid ba yung kasal ng isang mayor? Sabi po ng local government code, yes po, valid po ang kasal ng isang mayor. In fact, yung mayor po ang may authority na magkasal. Ang governor, walang authority. Congressman, walang authority. Kahit presidente ng Pilipinas, walang authority magkasal. But under the local government code, binigyan po ang isang mayor, ma city mayor man yan, ma municipal mayor man yan, binigyan po ng authority ng magkasal. But kailangan within his jurisdiction. Ibig sabihin, kung mayor ka ng Cebu, doon ka lang sa Cebu magkasal. Kung mayor ka ng dito sa may San Juan ka lang magkasal. Hindi pwedeng magkasal ka sa Quezon City, doon ka magkasal sa mag-celebrate ng marriage sa Manila kasi you are only the mayor of San Juan. Hindi ka pwedeng lumagpas of your jurisdiction. So, very clear po yan. So, sa sagot po natin dito, yes po, ang kasal ng isang mayor valid and legal provided that you complied all the requirements of marriage. Okay? One of the requirement yung tinatawag na marriage license. Okay? So, in this case, ang tanong po ni Miss Jean Tuniakaw, kung valid ba yung kasal nila, yes, valid po. Kung may issue about yung marriage license po nila, kasi ang mag-issue ng marriage license, hindi po si mayor ang mag-issue niyan. Kung hindi, dun ka po mag-apply sa yung marriage license sa local civil registry kung saan si babae or saan si lalaki residente. So normally, doon po mag-apply. So ang mag-issue dyan, hindi si mayor, kung hindi si local civil registry. So kung may issue about the technicality about the marriage license, kung may issue about the technicality yung mga sa mga documentation about sa marriage license, it will not really affect the validity of marriage. Kasi po, that's only a formal requirement. Hindi naman yan substantive requirement. It's only a formal requirement. It will not affect the validity of marriage. So another issue dito is about ayaw ka na makipagbalikan sa kanya. Kung ayaw ka na makipagbalikan sa kanya, right mo naman yan. Hindi ka pwedeng pilitin na mahalin ang isang tao. That is your right to love and not to love a person. Okay? Ibig sabihin, ang government po natin, ang batas po natin, walang karapatan na pilitin ka na mahalin yung asawa mo or hindi mahalin ang asawa mo. That is one of your constitutional right as a Filipino and one of your right bilang isang tao. But hindi automatic na maging annulled yung kasal ninyo. Kahit na walang authority ang mayor, assuming na walang authority si mayor magkasal kasi kinasal ka sa Quezon City tapos mayor naman siya ng Manila, hindi naman siya mayor ng Quezon City, but doon ka kinasal sa Quezon City, just in case for example, hindi automatic na void yung kasal ninyo. Kailangan din mag-file ng annulment of marriage and it should be for purposes of remarriage. Kailangan
ang court ang mag-decide for purposes of remarriage. Ibig sabihin doon, kailangan ng may court order na annul na yung kasal ninyo, na mag-declare na yung court na walang visa yung kasal ninyo, single ka na, yan, pwede ka na magpakasal ulit. Yan, ang purpose naman ng annulment is not to declare your marriage, is not only to declare your marriage void, but to declare your marriage void for purposes of remarriage. Ibig sabihin, kung may plano kang magpakasal uli, kailangan ka mag-file ng annulment. Pero kung wala ka namang plano magpakasal uli, kung void yung kasal ninyo, pwede maging void yung kasal ninyo. But for purposes of remarriage, very clear po ang family code. For purposes of remarriage, kailangan na may court order declaring your marriage void. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.